Idol, na-ere po siya ng November 18 at may YouTube title, Mami, ipinatulfo ang pasaway na teacher ng kanyang anak. So, nasa linya din po natin, Idol, yung lola na si Miss Salve Banyes at ang kanyang nanay na si Rosenil Edroso. Ikwento ko muna saglit, yung hindi pa nakakalam, pero mukha marami na nakakalam nito. In fact, nag-trending na ito at nagpa-viral at marami mga nagtatag sa atin tungkol sa kasong yan. Lumapit sa atin yung lola at yung parents ng bata na base dun sa video, yung bata ay pinahiya. Inilabas sa classroom habang siya ay nakaupo doon. Sa labas ng classroom, pinagtitingin na siya ng mga kapwa niya bata. And on top of that, ang pagkasabi pa nung lola at yung parent ay pinukpok pa rin ng supply. At meron pang kwento na hindi lang daw yung unang insidente na ginawa ni teacher sa kanyang mga estudyante. Now, on the other hand, this is one of the rare moments where ako po ay makikinig sa mga netizens. Why? Meron kasi tayong segment sa Aksyon sa Tanghali kung tawagin ay Netizen Power. Ang Netizen Power po ay isang segment sa Aksyon sa Tanghali na kung saan yung mga netizen ay binibigyan ng boses at kapangyarihan. And this is one instance na kung saan yung segment na yan ay ma-highlight ngayon mismo. Marami mga netizens ang nagtatag sa atin. In fact, marami mga nagagalit dahil dun sa naging desisyon natin na hindi rin magandang pagka-handle sa desisyon na yun. Yes, I am going to listen to our netizens dahil nga naman, kung wala yung mga netizen, wala rin naman tayong show. So, yes, having said that, I guess ang gagawin ko na lang, yung si teacher at itong parent ng bata ay pagbabatiin ko na lang. At may point nga naman sila na very harsh daw yung decision na pag-resignin si teacher. Mm. Although si teacher, she really admitted na meron siyang pagkakasala doon. Kung totoo si child abuse nga yun dahil pinahiya niya yung bata. Pero para sa akin, at that very moment habang ini-interview ko si Lola, kasi ang gusto ni Lola makulong. Pero ang aking decision kasi sa mga ganong situation, pagbabatiin sila. Kung mapapansin nyo, meron yung time na pinalis ko na si Lola dahil nakita ko masyado mainit si Lola, masyado agresibo. Kasi Lola wants blood. Okay? So, pinatabi ko siya, pinatawag ko yung parents. And yung parents, medyo malambot nga lang. Kaya lang, nandun pa rin kay Lola, nakatingin yung parents, they're still taking the cue from Lola na mainit. And the parents decided na tuloy pa rin yung kaso. Now, para sa akin, I guess, naging emotional si Lola, naging emotional yung parents at maging tayo na dala na rin doon sa emosyon ng mga nasusumbong. Ulitin ko, pagbibigyan ko yung mga netizen, pakikinggan ko sila, hindi siguro inaayon yung parusa doon sa nagawa ni teacher para siya ay sibakin sa servisyo. Bagamat, I believe na she should still be sanctioned. Yes, huwag na natin siyang sibakin sa servisyo dahil it doesn't fit the wrong doing. Doesn't fit the punishment. Ika nga. On the other hand, kailangan pa rin siya masanksyon. Siguro, turuan siya na magkaroon ng maximum tolerance dahil ang tinuturuan niya yung mga bata. Dahil kapag mga bata ang tinuturuan niya, talaga maging pasawa yan. Yes. At para dun sa hindi nakakaalam, the reason kung bakit yung bata ay pinahiya ni teacher ay sapagkat nakalimutan ng bata dalhin yung card. Yun ang mistake ng bata. Napaka-minor lang. Nakalimutan niya dalhin yung card, pinahiya na siya ni teacher. So, merong mali si teacher. At kung pakikinggan ninyo sa'yo ni teacher, may mali din daw yung bata sapagkat yung bata raw ay makulit. Now, sino mag-a-adjust sa situation na yun? Dapat yung teacher, kung tutusin. Kasi siya nakakatanda. Siya yung may training. Yung bata walang training. Diba? She was supposed to be trained how to handle kids that doesn't behave well. But anyhow, to make it short, tayo po, hindi pa po suspended yung teacher, hindi pa siya tiba. Tayo po ay makikinig sa mga netizen, sa kanilang panawagan, na huwag nang pasibakin si teacher. Yes, I do agree with you. Now, nasa linyang telepono? Si Nanay Rosemil po, Idol. Nanay Rosemil, magandang hapon. Narinig mo naman yung mga sinabi ko kanina, ano po? Opo. Nagsalita po, nagbigay ng kanilang opinion, nag-voice out po ng kanilang saloobin. And I said, this is one rare moments where ako po, pakikinggan ko ang mga boses ng mga netizens. Sabi ko nga, kung itel po sa mga netizens, wala naman pong ratitude in action. Kumbaga, sila po yung mga constituents ko. Sila po ang bumubuhay ng mga videos na ina-upload po ng One Day sa radio. Sila din po yung mga viewers at listeners ko. Having said that, meaning, dapat po pinakikinggan ko sila kung kinakailangan. At sa tingin ko, kailangan ko silang pakinggan dahil meron man po silang punto. Ligit naman po yung kanila mga sinasabi. Hindi lang po sila mga troll na basta meron lang masabi.
ito po, meron talaga silang point. Kasi para sa akin naman din po, eh, kung yung Diyos nga nakakapagpatawad, tayo pa kaya. Nag-apologize naman po si teacher, maalala ko po, ng public apology na po si teacher on air. Doon pa lamang po, nagpakumbaba na siya. She showed humility. Sana po, nakabawas na yan sa mga nalob ninyo. So okay lang ba sa inyo? Pagbabatiin ko na lang kayo, ma'am. At the same time, tuloy pa rin po yung sanction. Kaya lang, hindi natin siya ipasisipak sa servisyo. Hindi natin siya patatanggalan ng lisensya sa PRC. Kung kinakailangan po, sir, kasi kami nasira sa netizen, sa lahat. Pati yung pictures ko, mga gumagawa ng fake account. Kami nasira. Hindi naman nila nakita yung totoong nangyari. Kung magkakaroon lang nga po ng oras na pagharapin ko, magsalita po yung witness ko. Handang-handa po talaga siya magsalita, sir. There's no doubt na nagsasabi po kayo ng totoo. There's no doubt na yung bata ay nagsasabi ng totoo. I believe the kid and I believe you as the parent. And naramdaman ko rin po, naramdaman nyo. Ewan ko kung nasabi ko tuloy sa inyo, ako po, nung nasa elementary, binabato po ako ng eraser ng aking teacher dahil napakakulit ko po. Ang ginagawa ng teacher, tapos ako batuhin, nililipat po ako ng ibang upuan, pero po, hindi sa labas. Sa kabilang banda, yung father ko po, provincial commander, may posto po sa militar. Never po na gumanti yung parents ko. Never po na pinasibak namin yung teacher na kaya naman gawin ng parents ko yung kung gustuin dahil nasa kapangyarihan sila. Ang message ko lang dito, siguro yung father ko ay, parents ko ay nasa old school pa rin yung inatak nila that time, na tama lang pamisa-misa din disiplina yung mga batang pataway. Naniniwala ako sa inyo. Yun lang pong panawagan kasi ng mga netizen ay huwag na lang patanggalan ng lisensya at huwag ng pag-resignin. Bigyan po ng isa pang chance. Pero dapat ma-sanction pa rin siya. Nag-guess niyo po, ma'am? Ako, nag-guess ko po. Ano po yung inyong saloobin? Sa akin, yung kasi sobrang sama namin sa tao. Kung ano okay. Po yung tamang proseso, doon na lang po ako. Pero yung impact nun sa pamilya namin, sa anak ko, hindi na po natin maalis yun. Ma'am, hindi ko nabasa yung mga bashers, yung mga pinagsabi nila. Kasi pag meron po mga bashers, hindi ko po binabasa yan. Hindi ko po iniintindi. So, yung po mga staff ko, sila po ang mag-relay ng message sa akin, sinasabi na po ng situation. In fact, may mga staff ako nag-suggest kung pwede isarado rin comment. Sabi ko, no. Okay. Meron pang pagmumura doon. Sabi, sir, hindi ka naman minumura. So, kung hindi ako minumura at nag-air lang sila naman sa ibang, sinasabi lang nila sa lobby nila, huwag natin i-block yung mga comments. Kaya lang natin ang mga comments pumasok. Sabi ko. Eh, ganun po yung naging stand ko. Natural lang po na yung mga netizen magsalita. Hindi naman siguro kayo binabantaan, hindi naman kayo ata minumura, ma'am, okay? Kung hindi kayo minumura, hindi kayo binabantaan, then kayaan lang po natin mga netizen mag-air ng kanilang talubing. Kasi, ma'am, darating ang time na kapag halimbawa, ikaw naman talaga ay nasaktan kung may nangyari, may ginawang masama, hindi lang sa iyo, sa ibang tao, yung mga netizen po, sila mismo magsasalita, lalapit po sa akin, itatag po kami na para sabihin, parusahan yan, si Poncio Pilato, si Poncio Pilata. Yan po yung experience ko. Tuwing meron pong nangyaring mga hindi maganda sa kapaligiran, tinatagpo palagi ang gratitude in action. At sila mismo ang humingi ng tulong na para mabigyan ng ustisya yung kailangang bigyan ng ustisya. Okay, now, ngayon ma'am, babalik tarin natin. Sila naman ang lumalapit sa akin, nagtatag sa akin, para sabihin yung naging desisyon ko para bigyan kayo ng ustisya, hindi ata na ayon doon sa ginawang kasalanan ng teacher. Nag-guess niyo, ma'am? So para sa akin, ma'am, I think, win-win solution, huwag na po natin patanggalan ng lisensya at huwag na po demanda. Kumbaga, bibigyan na po ng warning. So, okay ba sa iyo, ma'am, next week, request ko po kay teacher na pumunta sa TV5, pagbabatiin ko na lang kayo. Si teacher po, kinukontak namin, in fact, pumunta kami sa school, absent daw po siya ngayon. So, next week, we will try to contact her na para pagharapin kayo at pag-usapin kayo. I think that is a win-win solution. Nanalo po kayo, nakakuha kayo ng ustisya, nanalo din po yung mga netizen dun sa kanilang gusto mangyari. Sana naman maintindihan nyo itong sinasabi ko. Ano po? Opo, naiintindihan ko po. Meron po kayong gustong imensahe sa mga netizen? Wala po. Hiniling ko lang po sana na mag-public apology po. Kasi hindi naman po nakapagsalita yung witness namin kung ano po yung nangyari.
Yun lang po ang hiling ko. Mag-public apology. Pero ma'am, mag-public apology na siya during the hearing of the program. Ma'am, ulitin ko for the second time. Naniniwala po ako sa inyo. Dahil alam ko po ma'am, yung bata hindi magsisinungaling. Alright? However, sabi nga po ng mga netizen, which I agree now, it doesn't fit the punishment. Yung pong ni-request ninyo na sibak into servisyo. Sige ma'am, so I see you po Monday. Thank you. Okay. Sige po. Salamat po ma'am. Monday na lang kita-kita tayo. Meron lang po kasi akong lakad ngayon. So, hindi ko matugunan yung problema. Salamat ma'am ha. Salamat po. Ako po'y nagpapasalamat din sa mga netizen na sa mga ganitong klase sitwasyon na kung saan pinoresort nila yung kanilang opinion, yung kanilang saloobin. At nagpapasalamat din ako na bagamat nagagalit sila, wala akong nabasa na walang nabasa ang mga staff na minumura tayo. Opo. Okay. Okay lang yon. Hindi nyo nagustuhan yung video, hindi nyo nagustuhan yung desisyon ko. Okay lang yung punahin nyo ako. Tao lang naman ako. Hindi naman ako perfecto. Okay? This is the time siguro para sabihin ko sa mga netizen, ano ba ang kalagayan ko dyan sa ating programa? Hindi po madali ang ginagawa ko po at ginagawa po ng mga tao. Daan-daan pong katao ang gusto makipag-usap sa akin. Every single day, dose-dose na po mga problema ang ina-actionan ko. By the time pagdating po ng hapon, pagod na ako. Kuminsan, bago palang humaysa lang sa tanghali, yung isang problema, pagod na ako kasi may tinatawag na off-air na pag-i-interview, pagbibigay solusyon sa mga problema. Yes. So, mahirap po talaga yung ginagawa namin. Sometimes you have to make split decision. Mahirap din po. Pero, well, yan po yung trabaho natin. Kailangan ko panindigan. Alright? No, so, okay na, Siri? Yes po. So, Monday, request nyo kay teacher na pumunta dyan at pupunta si nanay. At ang request ko, wag na isama si Lola. Kasi si Lola medyo yun ang medyo hot si Lola. Medyo aggressive. Hot si Lola. Medyo emotional si Lola, idol. Yes. So yung parents na lang talaga. At saka si Thank you.